Good day, magandang araw, Pilipinas. Mula po rito sa Royal Cable TV 6 na nasa Binyang City, Laguna. Sumasa inyong programa ng Balikasan, Balik Kalikasan. Back to basic po tayo. At ito po inyong host, Lolo Bear po, kung tawagin, mula po sa Ermita. Kaya tinatawag nila kong Ermitanyo. Ho, ho, kasi galing akong Ermita. Sa kasawian palad, nagkaroon po ng bagyong humagupit sa Metro Manila. Kaya lumubog ang Metro Manila, lumipat po ako dito sa Laguna. At dito na po ako hinabaan ng balbas. Kaya nga po, taga Laguna ako kasi malaguna ang balbas ko. Ho, 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 ho. Sa araw po ito, special ang aming ipahatid sa inyo. Sa magitan po ng TV facilities ng Royal Cable Channel 6, through the kindness of our station manager, Direct Chris Sanji. Hello, good afternoon, bossing. At siyempre po, sa ating pong programa, isang oras lang po ito, pero I'm sure kakapusing kayo dahil makikita po niyo mga little angels na sila rin po ang mga nagwagi sa Little Earth Angel 2006 sa magitan ng Carousel Productions. At masaya po tayo dahil patuloy po ating pagtataguyod ng ating advokasya. Paligid ko, sagot ko, pamilya ko, mahal ko, bayan ko, dangal ko, Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat ang buhay ay mahalaga, kaya ito ay mahal. Bibigyan po yan ng buhay mismo ng ating mga sa active participation ng Little Earth Angel 2018 at sa magitan din ng ating mga assistant beautiful ladies. Mga OJT lang po yan, pero nakikita po natin kitang-kita ng potential mga MC, broadcaster and TV newscaster ng Royal Cable TV 6. Okay, simulan po natin. Pero huwag mo natin kalilimutan pasalamatan din ng Carousel Productions, ating kaibigan, Miss Lorraine Shack, at sumagitan din ni Bong Leharde, ang talent coordinator, at sumagitan din po ng ating mga friends from Angels Dreamers Pop Music Training Center, sa panguna ni Miss Angeline Lee De Los Santos and Andrea May Lee De Los Santos. Ang panay Santos tayo ngayon, ano? Okay, atin muna tanongin si Miss Andrea May Lee De Los Santos. Paano mo nagampanan ang iyong role bilang coach at paano itong mga talents mo ay nagwagi sa Little Angel, Little Earth Angel? Bali, ginawa po nila yung best nila. Makinig po talaga sila sa turo ko. Yun po, na deserve naman po nila yung pagkakapanahon ko nila. Ilan taon mong inihanda sila? Anong mga preparation niya? Ilang buwan? Mga 1 month po. One month preparation po. And sa mga contestants ng Little Earth Angel 2018, ilan lahat ng participants, contestants? Bali, 14 po sila lang. Ang naglaban-laban. At ang mga narito, ang mga nagwagi? Sila pong lima yung mga under po namin. Oh, very good. Nasa harap nyo, hindi nyo under ngayon. Silang okay. Okay, maraming salamat. Thank you, Andrea May Lee De Los Santos with her sister, Angeline D. De Los Santos. Okay, simulan na po natin with assistance ng ating mga co-host and OJTMC. Simulan natin. Take it away. Ayon, Sir Arby, ang kasama natin ngayon, balita ko, sila talaga yung mga grand finalists ng Little Earth Angel 2018. At ito, itong batang to, 10 years old pa lang siya, pero nanalo siya. Nanalo siya bilang isang Little Earth Angel Fire 2018. At balita ko, Star Hunt Passer din siya. Ikaw, sino kasama mo dyan, Mika? So, yung kasama ko dito, siya ay itinanghal na Little Earth Angel 2018 Warrior of the Man Group, Little Miss Laguna 2018 Second Runner-Up, and one of the contender of 100 Most Beautiful Kids of the Philippines. 6 years old lang din siya, pero ang dami niya nang nasalihan na pageants. So, ipinapakilala ko sa inyong lahat, si Princess Mika Dasalias. Yay! Thank you, Mika Silos. Ay, nauna po pala si Miss Aya De Jesus. Kita nyo, pati pangalan lang eh, mga religious na, no? Okay, pasunod natin si Ivan. At ngayon, si
Oh, sorry. Si Lam Marintes, ito, nanalo siya bilang Little Earth Angel of the Wind 2018. At isa din siya sa 100 Kids Fashionista of the Philippines Grand Winner 2017 at under ng Innovation Entertainment Production. Napakagaling naman itong batang ito. Napakatalentado talaga. Talented, no? Okay. Thank you, PV Violante. Okay, ano naman sa'yo? Ngayon naman, kasama ko si Kim Cyril B. Tayas. 8 years old pa lang siya, pero tinanghal na siya bilang Little Earth Angel, Maiden of Forest, 2018. At siya ay tinanghal bilang one of the contender of the 100 most beautiful kids of the Philippines under Innovation and Entertainment Production. Thank you. Thank you, EJ Dilagan. At syempre, hindi magpapatalo si Grace, Jean, and Lumibao. Siya ay 11 years old at siya ang Little Earth Angels Park 2018 at siya ang grand winner ng the 100 Kids Top Model sa Philippines noong nakaraang Mayo 2018. Okay, anong ating general advocacy? The air, the water, and the ground are free gifts to mankind. Therefore, each man has a right to share of each by means of protecting and preserving our Mother Nature. Unplug all the appliances when not in use to save our Mother Earth. Being one of the children of the earth, I encourage everyone to create a world where the environment doesn't need any more protection. Mother Earth can live without us human, but we humans cannot survive without our Mother Nature. Let us protect and preserve our Mother Nature for the next generation. Sa Pilipino, ating pong pinagmamalasakita na ikintal sa isipan at puso ng mga bata ang makadiwa nating advokasya. Ano mga ibabahagi natin sa ating mga viewers, sa ating magulang, sa ating mga friends sa school, sa ating community? Ano ang sigaw ng Little Earth Angels 2018? Paligid ko, sagot ko. Pamilya ko, mahal ko. Bayan ko, dangal ko. Panginoon ko at Diyos ko. Sapagkat ang buhay ay mahalaga, kaya ito'y mahal. Of course, mayroon tayong special portion para pakita ang kanilang mga talents. Ha? At itong mga talents na ipapakita nila ngayon, ito yung ipinerform po nila nung nakaraang Little Earth Angel Grand Show. Ayan. Simulan po natin kay Nicole, Kate Nicole Hallett. Easy.
Goodbye. At ngayon, ipinapakilala ko si Princess Mika para sa kanyang Dance with Lalo. Magdalena Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de outono, é curtir o verão. Let's go! Vem meter! Ipapakilala ko sa inyo si Sina Marintes at kahanta siya ng The Greatest Love of All. I believe the children are our future. Teach them well, let them lead away. Show them all the beauty they possess inside. And give them a sense of pride to make it easier. Let our children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero.
a special place that you've been dreaming of. It leads you to a lonely place to find your shining love. At ngayon naman, let's all welcome Kim Cyril Bitayas para sa kanyang awit para sa Marawi. Yakap ang luha at tako, mga maling adikain ay di tamang sagot. Marawi, sabay-sabay nating ibabangon buong pagmamahal, tayo ay aahon. Marawi, at ngayon, aawitan tayo ni Grace, Jean, and Lumibaw ng Lipad ng Pangarap. Tudo
sa'yo at di ng puso. Magandang araw sa lahat mga kaibigan sa magitan po ng programa ng Little Angels on Air na patuloy tinataguyod sa ating Royal Cable TV Channel 6. At ito po sa ilalim na ating programa ng Balikasan, Balik Kalikasan. Sana po maikintal sa inyong puso, sa inyong diwa ang tinataguyod ng ating mga Little Angels on Air. Ano ang sigaw ng kabataan? Sapagkat ang buhay ay mahalaga, kaya ito'y mahal. Okay, sa ating mong programa ng Balikasan, Balik Kalikasan, ating po pinapaunawa sa madla ang pagpapahalaga sa ating kapaligiran, ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak at ang pagiging mabait ng mga anak sa kanilang magulang at ang pagtataguyod sa buhay, pamilya ko, mahal ko. Isa po magandang responsibilidad yan, ano? At napakasarap na ang bata ay nakakaranas ng pagmamahal sa loob ng pamilya. At syempre po, ito ang pinakang binhi ng ating pamumuhay sa lipunan. Ang tatag ng lipunan ay nasa kabaitan ng mga bata at pagmamahala ng pamilya. Kung ang pamilya ay malusog, malusog din ang sambayan ng Pilipino.
ano, at pag ang mga bata sa tahanan ay magiging masunurin at magalang sa magulang, sila din po magiging masunurin sa batas at magiging responsableng mamamayan ng ating bansa. Kaya po yung sinasabi, ang pag-asa ng ating bayan ay nasa kabataan. At isa pa po ako sa mga bata, senior high na po ako. At ito po ang aking babahagi sa inyo. Ako po isa ng, sabihin natin, wala ng magulang. Pero pag nakikita ko po ang larawang ito, aking namamasda na meron pa pala akong isang ina na pwedeng tawagan. Siya rin po sa tradisyon ng mga sambayanang Kristiyano ang pinagpipitaga ng ina ni Jesus Christ. Hindi lang ng mga Kristiyano, alam ba niyo, maging mga Muslim, ang tingin kay Mama Mary talagang ina. At si Mama Mary, makita niyo, may belo. Kay mga Muslim, may belo. Yung mga Kristiyano, mga Katoliko, pag nagsisimba, may belo, di ba? At yung lalong higit ang mga ina, ang ibig palang sabihin, ang belo ay pagpapasakop sa kanyang asawa. Kita ninyo. Kaya sa ating pong tema, Panginoon ko, Diyos ko, dito natin nakikita na ang Diyos na may likha ng langit at lupa ay nagkatawan tao. Sino yun? Si Jesus. Mula sa langit, nagkatawan tao. Yung kanyang katawan at dugo ay mula sa katawan at dugo ni Mama Mary. At si Maria, ina ni Jesus, ay tinatawag na Mother of God. Bakit siya tinatawag na Mother of God? Sino po ang nagbigay ng ganyang kaukulang pantukoy kay Maria, the Mother of my Lord? Sa Biblia po, mababasa ninyo, Lucas chapter 1, verse 43. Basa! Meron ba sa inyo yung Biblia? Sino ako para dalawi ng ina ng aking Panginoon? Si Maria, nang tumanggap ng magandang mensahe kay Archangel Gabriel, sinabi ni Gabriel, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ikaw ay manganganak at maglilihi ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Ay sino ako? Ay ikaw ang pinili ng Diyos Ama. Ikaw ay maglilihi sa kapangyarihan ng Holy Spirit at isisilang mo ang banal na anak ng Diyos, si Jesus. So yung Ama, Anak at Espiritu Santo, ang banal na Trinidad na tinutukoy sa Biblia, Lucas chapter 1, verse 35. Sa isang verse, naroon po yung tatlong persona sa isang Diyos. Kaya kung ang Diyos Ama ang pumili kay Mary, si Mary naglihi sa kapangyarihan ng Holy Spirit, at si Mary ay nagsilang kay Jesus, sino man ang sumasampalataya sa isang Diyos sa tatlong persona ay dapat magbigay galang din sa ina ng Diyos. Siya ay ina ni Jesus bilang Diyos. Hindi siya ina ng Holy Trinity. Hindi siya ina ng Ama. Siya po'y ina lamang to the extent yung anak na si Jesus ay naging tao. Naging masunurin kay Mary. Nakita ninyo na siya'y nakakita ng pangitain, bata pa si Jesus, nakakita na siya ng vision. Anong vision nakita niya? Nakita niya, ay nakatingala siya, si Archangel Gabriel. Sa initial Gabriel, ito letter G. Ha? Gabriel. At ito naman, Michael. Dalawang Archangel nakita ni Jesus na siya'y bata pa, hindi niya naunawaan ang kahulugan ng vision. Ito, may hawak na krus. Ha? At ito, may hawak na sibat at esponha. Naalala niyo, pagmahal na araw, si Jesus ay nauhaw. At binigyan siya ng isang esponha na may suka. Hindi niya ininom. At tapos sinaksak siya sa tagiliran. No? Ito naman, krus ang hawak niya. Kaya ito'y napakaganda ng simbolism na nakita ni Jesus sa mangyayari sa kanya pagdating ng panahon na takot siya. At sa kanyang takot, humingi siya ng saklolo. Tumakbo siya. Kaya ang kanyang sleeper ay halos naiwan na. Di ba kayo mga bata, pag kayo natatakot, halimbawa, habulin kayo ng aso, di ba, sagin, mama, 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 tapos takbo ninyo, naiwan ang sleeper. Ganun din. It's a human expression ng pagkilala ng isang anak sa ina. Ang unang bukang bibig ng bata. Sino? Mami. Hindi si tatay, mami. Ganon din si Jesus, pinakikita sa atin ang natural na pamumuhay bilang anak
masunurin sa magulang. Si Maria, tinatawag na Mother of God, ayon sa Lucas chapter 1 verse 43, "Who am I na dalawi ng ina ng aking Panginoon?" Sabi ni Santa Elizabeth kay Mama Mary. And then, si Jesus lumaki, masunurin at the age of 12. Alam ba niyo ang buhay ni Jesus? Naiwan siya sa templo at nagtatanong sa mga rabbi tungkol sa kaharian ng Diyos. Paano siya natuto? 12 years old lang. Kasi tinuruan siya ang kanyang nanay. Kaya mga bata, ang tawag natin sa nanay ay ilaw ng tahanan. Sila nagtuturo sa bata. Kaya paglaki ni Jesus at the age of 12, marunong na siya. Kaya may tradisyon sa Jerusalem na mga bata pagdating ng 12 years old, nagbabasa na ng Biblia. Kayo pwede rin gawin yun, di ba? Magagaling kayo magbasa, magaling umawit, magaling sumayaw. Pero napakaganda ng spiritual exercise kumpara sa physical exercise. Maraming gusto magpa-sexy, nagsusumba-sumba, di ba? Pero mas mabuti ang spiritual exercise, magsimba kayo, gaganda ang inyong kaluluwa. Okay, so yan ang lesson natin dito sa Balikalikasan. Ayon sa sinabi ni St. Paul, Efeso chapter 6 verse 1 and 3, "Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." Itong unang utos na may kalakip na pangako. Ganitong pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. So, ano sekreto para humaba ang buhay, para guminhawa ang buhay? Ano sekreto para lumawig ang buhay sa lupa? Pag nagbe-birthday, anong inihanda nyo? Pansit, di ba? Pampahaba daw ng buhay, hindi pansit. Ang pampahaba ng buhay, sinasabi sa Biblia, mga anak, igalang ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon. Sundin ang inyong magulang. Pag ikay masunurin, maraming grasya. Pagpasaway, disgrasya. Di ba? Okay, so yan pong ating aral na ito ay napakaganda na ating isapuso. Kayang ating sigaw, atin ang mararanasan kung paano magmalasakit sa ating environment, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating bayan, at higit sa lahat, sa nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya ang sigaw ulit ng ating little angels, paligid ko, sagot ko, pamilya ko, mahal ko, bayan ko, dangal ko, Panginoon ko at Diyos ko, sapagkat ang buhay ay mahalaga, kaya ito'y mahal. Congratulations, congratulations, bravo. At ang ating pong token, ang ating appreciation sa ating mga little angels, ay ating bibigyan ng souvenir. Itong love letter sa inyo susulatan. Pagbalik niyo ulit, meron ng laman yan. Susulatan niyo. Drawing kaya, ano? Huwag si Lolo Berto do drawing niyo. Baka wala na akong balbas noon. Ano? Ha? Maraming salamat sa Royal Cable TV 6. Maraming salamat, Chris Sanji. Maraming salamat sa Carousel Productions. Maraming salamat kay, ano ito? Si Angel at si Andrea Angelina Glee de los Santos na Angels Dreamers Pop Music Training Center. At siyempre, ni Bong Liharden, Talent Coordinator ng Carousel Productions Incorporated. Maraming salamat sa ating mga OJT. Magagaling ating mga talents. Nasaan pakakita nga natin sila? Bibigyan natin sila ng souvenir. Kiss na lang daw. Kiss na lang sa mga bata. Kiss na. Okay, thank you very much kay Aya de Jesus, Ivan Marceliana, PV Violante, Jade Ilagan, and Mika Silos. Hanggang dito na po at sa susunod po, mas marami tayo may hatid sa inyo makahulugan, makasaysayan na ating programang Balikasan, Balik Kalikasan.